May isang player ng Golden State Warriors ang naniniwala na ang Lakers ang mananalo sa laban kontra sa Denver Nuggets. Iyan nga ay si Draymond Green. Sinabi pa nito na ang Lakers ang mananalo hanggang Game 6 lamang daw. Dahil nga diyan, yan ang aalamin natin. Kaya naman sisilipin natin dahil nasa Conference Finals na tayo ang Lakers at ang Denver Nuggets. Nakapagpahinga na ang Denver, ganoon din ang Lakers ngayon sa video natin. Mga kaboltok, sino kaya ang liamado at sino ang dehado sa Game 1 ng Western Conference Finals? Ano kayang klaseng team ang makakalaban ng Lakers? Yan at ang iba pa ang susubukan natin alamin. Pagkatapos mong mag-subscribe, click the bell, select all, mga kaboltok. Kung sisilipin natin ang NBA statistics nilang dalawa, ayon po sa NBA.com, lamang ang Lakers sa total points per game laban sa Denver. Kayang gumawa ng Lakers ng 117 points per game. 115 naman ang tropa ni Nikola. So dikit lamang yan, mga kaboltok. 115, 117, hindi malayo yan. Dikit na laban yan. Pero panalo pa rin ang Lakers. Pagdating sa rebounds, ang layo ng pagitan, mga idol. Pinag-aharian pala ito ng Lakers, number 6 sila sa All-NBA. Out of 30 na yan, mga kaboltok. Samantalang ang Denver, nasa number 19 pa. Parang may nagsabi niyan, mga kaboltok, sa anime, once you control the rebound, you control the game. Nakalimutan ko nga lamang yan, mga idol. Pakicomment nyo na lamang kung sino yan. Anyways, pagdating sa assist, number 2 ang Denver. Actually, number 1 diyan ang Warriors, mga idol, pero tinalo pa rin ng Lakers. Samantalang number 15 ang Lakers pagdating sa assist. Mas maraming nagagawang assist ang Denver kaysa sa Lakers. At si Nikola Jokic nga ang pinaka number 1 pagdating sa bagay na yan. Pagdating naman sa depensa, panalo ang Denver, number 8 at number 20 ang Lakers. Kaya lumalabas, mga kaboltok, ang points, ang rebound, panalo diyan ang Lakers. Samantalang ang assist at depensa, nanalo ang Denver. Kaya ang ibig sabihin niyan, mga kaboltok, offensive team ang Lakers, samantalang defensive team ang Denver. At kung mas lalaliman pa natin ang pinagsama-samang stats ng magkabilang panig kasama na ang mga players, ang total rebounds, block shots, panalo ang Lakers. The rest, napunta na lahat sa Denver. Alalahanin natin, 3-point shooter pala ang Denver dahil nga nariyan si KCP. Pero si Jamal Murray ang pinakamaraming tumitira sa 3 sa Denver Nuggets. Umaabot ng tirang hanggang 8 tira itong si Jamal Murray. The rest ay sa ibang player na. Actually, mas malaki pa si Curry, 12 tira kada laro, 10 tira naman si Klay Thompson sa Warriors, pero tinalo pa rin nila. At magandang laban ito, mga kaboltok, hindi nagsisinungaling ang numero. Dikit lamang ang labang ito, panalo ang Denver sa points per game, panalo naman ang Lakers sa rebound. Talagang offensive team versus defensive team ang maglalaban. Ngayon, mga kaboltok, silipin natin ang bagya, ang injury status. Sino man kaya hindi maglalaro? Yan nga ang magandang tanong ngayon. Unahin muna natin ang Denver. Ayon po sa pinaka-latest report, si Colin Gillespie ay out. Gillespie o Gillespie. Pagdating sa Lakers, si Mo Bamba, out pa rin yan, mga kaboltok. So yan lamang ang out sa kanilang dalawa. Healthy ang Lakers, healthy din ang Denver. Defensive team versus offensive team, base sa papel, mga kaboltok. Ang labang ito ay sa pagitan ni Nikola Jokic ng Denver at Anthony Davis ng Lakers. Sa tingin ko, mga idol, kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa ay sasabay na ang makakampi. Kapag napigilan ni Davis si Joker, yun ang katapusan ng Denver. Pero pag nag-double-double si Joker sa harap ni Davis, alam na natin ang kasunod doon dahil all-around player si Joker. Stretch big man kung tawagin. May ball handling skills pa. Kaya nasa kanya ang sentro ng opensa at depensa sa Denver. Sa aking palagay, mga idol, may piyesa ang Denver upang mapigil o mapabagal si Anthony Davis sa Lakers. Pero ang kulang po sa Denver ay playmaker at slasher. Paano kung lumabas na at nagpahinga na si Joker? Si Jamal Murray na lamang ang kayang gumawa noon. Pero paano naman kung si Jamal Murray ang mawala sa loob?
wala nang slasher ang Denver. Puro perimeter at outside shooter na lamang. Alam na naman natin yan, tinalo ng Lakers ang Warriors na puro perimeter at outside shooters. Pero ang tanong, ang susi ng Lakers, sino naman kay LeBron James ang pantapat para sa Denver? Mga kaboltok, sino kaya ang pipigil kay LeBron? Sino kay Aaron Gordon at Michael Porter Jr. ang pipiit sa kanya? Yan ang malaking tanong ngayon, at dahil sa palagay ko mas magaling pang dumipensa si Draymond Green kaysa sa kanilang dalawa. And yet, ang laban ng Lakers at Warriors sa loob ng anim na laro, naka-apat na best player pa noon si LeBron James. Ang susi naman ng Lakers para manalo, mga kaboltok, ay isang tao lamang, si Nikola Jokic. Kailangan lamang malimitahan ng Lakers, mapigilan o kahit mapabagal lamang si Joker. Kapag nag-double-double si Joker at nakuha ang numero niya, minsan triple-double pa yan. Delikado ang Lakers doon. Pero ang magandang sagot diyan, magaling ang head coach ng Lakers na gagawan niya ng solusyon ng every problem. Magandang laban ito, mga kaboltok. Sa tingin ko, handa na ang Denver. Gutom at uhaw sila, kaya sila nakarating sa West Final. Rematch ito ng 2020 West Finals. Pero kung saan nanalo noon at nag-champion ang Lakers. Sa tingin ko, prinsipyo na at pride ang pinag-uusapan dito. Ayaw mapahiya ni LeBron at ni Anthony Davis. Ayaw magpasapaw kay Nikola Jokic. Mataas ang kumpiyansa nila na tatalunin muli nila ang Denver. Kaya naman, mga kaboltok, sa aking prediksyon, Lakers in Game 6. Yung mga idol, nagustuhan mo ba ang video natin for today? Kung gusto mo ng ganitong klase ng video, mag-subscribe ka na, hit the bell, select all para sa premyo ay kasama ka. Bisitahin mo na din ang ating Facebook page. Muli, salamat po, ako si John. Ito ang Basketball Talk. Basketball Talk.